Hi, good morning again. This is Nonoy. Magandang umaga po. Today po, June 30. So, narito na naman po tayo sa storage or panel board ng telephone. So, dito tayo magre-repair kasi wala na tayong shop. So, mas maganda na rin dito kung lalabas tayo nitong panel board sa lobby kasi mag-face mask tayo, baka mahuli tayo dyan. So dito, naka-open tayo. So, ang gagawin po natin ngayon, ito yung pangatlong electric fan. So, ito po siya. So, sira. So, ay mag-function. So, yung kung naalala nyo, yung dalawa kong ginawa, apat ito eh. So, bumili sila. Magandang tingnan, no? Bumili sila, pero madaling masira. Sabi nga nung may-ari, bakit daw laging masira? Masira. Susunod, sabi ko, huwag na kayong bumili ng ganyan. So, saka depende rin sa magamit. So, ito yung pangatlo. So, ipakikita ko sa inyo na ito hindi ko pa ito nagawa. Kasi, nag-focus tayo dati doon sa motor, sa kapasitor. Yung una natin ginawa, naglagay tayo ng fuse. Pangalawa, pinakita ko, yung clockwise saka counterclockwise, yung secret na tinatawag natin, instead na pariway natin, gamitin natin yung 9 capacitor. Before natin i-refer to, pakikita ko muna sa inyo how to plug para makita nyo na hindi siya nagpa-function. Yan. Ito yung kuryente natin. Plug. Nasa building ko tayo. Ito yung plug, oh. Ito yung switch. Yan. Medium, low, wala. Medium, wala. High, wala. So, wala siyang electric current na pumapasok dito sa motor. So, titracing na naman natin, baka ito yung kagaya dati. Na dito tayo sa main capacitor, kumuha tayo ng line capacitor at saka from dito sa switching niya binypass natin. Tingnan na po natin, bubuksan na po natin. Before na ano, itanggalin muna natin 'to lahat. Kasi para hindi tayo masyadong mahirapan. Tanggalin muna natin 'to, dismantle muna natin dito. So, i-screw. May screw siya dito. Ito, para matanggal. Yan, tanggal natin ito isa. Tip natin ilagay para hindi. Yan. So, ito yung lalagyan ng gamit ko. Gumawa tayo ng lalagyanan kasi for protection talaga. Saka para hindi yung magalaw kung sino ipapasok dito. Yung mga nagre-refer ng telepono. So ito, tanggalin din natin ito. Ito, may screw siya rito. Ito yung lock niya. Yan. Ganda siya eh. Kaso, madali naman masira. Yan. O, ito, tanggalin natin. Sabi muna natin siya para hindi nakasagaba. Ito, itong lock ng pan. Clockwise siya, paikot clockwise. Ang para matanggal natin. Ito. Tagilan natin siya. Yan. Ito yung pan. Ito naman yung pinaka-lock nito para hindi siya magalaw. So, counterclockwise naman ang ikot niya para matanggal siya. Yun, natanggal na natin. So, kailangan natin ng ganyan para hindi sa gabal pag nagre-refer tayo. Ngayon, ipapakita ko ngayon ito. Dito tayo gumalaw. Dito tayo nag-repair. Binypass natin yung dito sa switch. Pero buksan na rin natin yung switch. Yun dito. Pero dito, pakikita ko sa iyo na hindi ko siya ginalaw. Baka akala niyong ginawa ko na ito. No, hindi pa. Pakikita ko sa iyo na malinis pa rin siya at wala siyang tape, wala siyang wire.
So, bubuksan ko na po. Tinanggal ko na yung packing niya. Ito siya, oh. Yung pinaka-packing niya. Dito siya, yun yan. O, ito po, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo na hindi pa siya nagalaw. Ayan, oh. Malinis siya, oh. Ito, oh. Ayan, ayan. Malinis siya, ayan. Dati dito, kinat natin dito. Naglagay tayo ng wire. Binaypas natin to. Ito, kinat natin itong area na to sa gitna. Makita natin yung line niya papunta rito sa plug. So, titracing natin siya wala rito kung magkaroon na naman tayo ng problema, kasi may, ito yung tinatawag natin thermal fuse, kung baliktad clockwise saka counterclockwise. Ayan po, malinis siya, hindi ko pa siya nagalaw. So, pangatlo na ito na ginawa ko, malinis siya, malinis siya. Ayan po. Bubuksan natin to. Ayan. Buksan natin yan. Buksan natin to. Yes! Tinawa ko yung ano, yung grinder. Oh, laki. Hira. Pangalawang grinder na naman to. Gagawin ko. So, susunod ko na gawin to. Tingnan na natin yung yan, hanggang lang natin ito mas nawa ko kasi yung grinder, punta ko ng office, kaya na naman yung grinder ng reach belt. Pangalawa niya yung isang maliit, nirepair ko. So ito na, naulit ko ito po yung ano, oh, bago siya, wala siyang galaw, walang tape, walang wire. Saka ito, hindi ko siya kinat. Kasi dito kinat ko yung unang ginawa ko, saka pangalawa. Itong pangatlo, malinis. Hindi pa nagagalaw. So, bubuksan natin yung switch. Dito. Parang ano tayo? Parang review. Yan. Buksan natin itong switch. Buksan na natin ito. Yan. Buksan ko na, oh. Yan, binuksan ko na siya. Yan. Ito siya, malinis din, o. Oh. Ito mo, wala kang... Oh, di ba, yung una ko nilagyan, naglagay tayo ng fuse. Malinis siya. So, the same din yung color coding niya, itong itim. Yan, ibabypass natin. Kasi may natawag siyang thermal fuse. Ito, i-read natin siya. By measurement. Tester. So, kailangan tagal natin ang tester. Kaya tayong tester, eh, hindi tayo makakapag-repair. So, ito siya. So, karamihan ginagamit ni times 1, times 10. In times 1, minsan ginagamit ko sa ground. Pero times 10, tingnan na natin yung measurement niya. Kung may continuity. Para ma-identify natin kung thermal fuse o hindi. So, una nating i-set up yan, itong 1, 2, 3, itong number 1 ayun, meron, oh, 2. Kasi itong area na to, ito yung timer, may timer siya. Ayun yung timer niya, yan, oh, yan ang timer niya, ito ang timer niya. So itong area na to, itong line pumunta rito, dapat may continuity siya. Magre-read siya pa ganyan kung maglalagay tayo sa low. Yan, click natin yung low. Dapat ganyan siya. Oh. Lulo ko yung tester ko. Yan, dapat ganyan siya. Yan, ganyan dapat, papalo siya. Papalo siyang ganyan. Ngayon, kung plinag ko siyang ganyan, itines ko siyang ganyan, dapat papalo. Hindi siya pumalo. So, dapat ganito siya. Yan, ganyan. Ngayon, i-push natin itong switch sa medium, dapat papalo siya. Para ma-identify natin kung okay yung mga component niya, yung mga parts niya. Eh, hindi. Wala, oh. Itong high naman, wala rin siya, hindi siya nag-read.
Hindi kagaya ng ganito, oh. Pag sinoshot natin, nagre-read. So, kailangan natin ng test set. So, ang gagawin natin, magagawa tayo ng diagram kung bakit lagi tayo nagbabypass ng thermal fuse na nag-burn na o nasira na. So, pakikita ko, gagawa tayo ng diagram kung bakit dito tayo. Ayan. From here po, oh, dito, ito itong wire na yan. Yan, itong wire na ito. Itong itim color ko dito, eh. Itong electric pan na ito, eh. Bubuksan natin to. Ito, bubuksan natin. Hanapin natin itim. Tapos, i-coconnect natin dito. Pero, ang gagawin, uli natin, maglalagay tayo ng fuse. Before nagmawa tayo ng fuse, pakita ko muna yung diagram itong electric pan. Dati kasi, yung mga old na electric pan, may diagram siya. So, ngayon, tinatanggal na nila. So, kumbaga sa ano, refresh na sa mga technician kung paano yung schematic diagram niya. Kung kagaya po ng mga hindi pa masyado nakakaintindi, ita-diagram ko po siya. O bakit dito ako nagbabypass? Minamis ko yung itim na line. Kasi pumasok sa motor, kukuha tayo ng linya rito. So, ayan. So, tab, mantita tayo. Ano lang tayo, pictorial lang. For example, ito na po yung motor. Ayan yung motor ng electric fan. Pictorial lang tayo. Ayan. Ayan. Motor fan. Fan motor. Ayan. Pan motor. Ang pan motor po, meron siyang tinatawag na speed. Nakakonek siya. Ayan. Speed 1. Speed 2. Ayan. 1, 2, 3. At meron siyang kapasitor. Anong purpose ng kapasitor nito? Ang purpose ng kapasitor nito, ito yung starting para tumakbo siya. Umikot siya. Walang starting, di siya iikot. Ang nangyayari, para tayong sa aeroplano, gagawin natin yung paglalawin ba natin bago iikot siya. So, naglagay po ng starting kapasitor. AC yung kapasitor natin. Ito yung line capacitor. Yan, line capacitor. Tapos, yung pinaka-line naman niya, galing sa plug, ito siya. Kakabit dito sa thermal fuse. Ito ang line 1. Thermal fuse. Ayan. Sana magkaroon kayo ng idea. Kung saan nakakabit yung thermal fuse, yun ang hanapin natin. Ito siya, oh. Nandito siya sa line capacitor. Capacitor, line capacitor. Color code siya. Ang color code niya ngayon, dilaw. Minsan, pula. O itim. Depende sa manufacturer. O kaya mag-rewind. So, ito yung thermal fuse natin. Ito, thermal fuse. Nakakabit sa line capacitor. Pag nag-burn ito, wala ang connection itong line 1.
So, walang kuryenteng papasok. Walang papasok na kuryente. So, ang switching natin ito. Ito, kompleto na siya ang diagram. Pictorial lang ginawa ko. Ayan. Ito yung switch. Ito yung ganis sa motor, yung 1, yung low, yung 2, medium, yung 3, high. Ito, tapos yung sa switching niya, meron siyang terminal, nakasalpak ang line 2 para mag-220 siya. Ayan. Kung ito, okay po ito, itong resistance, minensya natin sa tester. Tapos ito, walang continuity, nasira na po itong thermal fuse. Ito po yung thermal fuse. Protection din po siya sa motor para hindi siya masira itong motor mo. So, pictorial lang po siya. So, ayan. Gagawa rin ako ng isa pang diagram. Sana maintindihan na po. Ito na siya. Oh. Ito na yung schematic natin. Ayan, oh. Ayan po. Itong motor natin. So, meron tayong capacitor. Ito po. AC yung capacitor kasi natin. Ayan, AC yung capacitor natin. So, kahit anong siya, wala siyang polarity, kahit baliktad, okay lang. Nakakonect sa transport, sa motor, yung capacitor. Yung line capacitor niya rito, nasa baba, nakakabit doon sa thermal fuse at papunta sa line para magbigay siya ng kuryente. Samantalang yung speed 1, speed 2, speed 3, may switch po siya. Ayan, 1, 2, 3, ito yung terminal ng line 2. Ayan, nakakonect. So, itong area na ito, ito naging problema natin. Ayan, thermal fuse. Ibabypass natin ngayon siya. So, ito yung pictorial. Sana maintindihan na po nyo at kayo na po mismo. Basta may tester, magagawa na po nyo yan. At ito yung schematic diagram na 2. Ulitin ko, ito yung capacitor. Ito yung switch. Ito yung speed galing sa motor. Ito yung capacitor. Ito yung line capacitor. Ito yung may kuryente. Yung thermal fuse at papasok, connect sa live wire na line 2. So, yan ko na po. Nagkawa tayo ng fuse. Ano ba tawag dito? Gagawa na lang tayo. Wala tayong socket. Wala tayong soldering iron. I-improvise natin. Ito gagamitin natin. Itong tox. Lagyan natin siya ng fuse. Yan. Fuse ako. Siguro to mga 3 amperes siguro to. Hindi ko na ano. Pero pwede ito sa electric pan. Kasi ito yung dynamic ko nung nakaraan. Ganun na lang natin siya para safety. Improvise na po natin siya. Ayan, ganyan. So, gamit tayo ng wire. So, kailangan talaga maano tayo Malawak yung idea natin. Ayan. Ayan. Tapos, iipit natin dito. Kasi mas maganda yung may body, protection. Ipit natin ganyan. Ayan. Ito na, isalpak na natin isa. Oh. Ito na may pangalawang wire. Ayan. Ganon din natin, kagaya rin nun. Kasi maganda to, mayroon siyang house. May socket siya. Importante, ayan. Tapos ito, isalpak din natin itong tox ito eh. Ayan oh. Oh, you see? Pero tingnan muna natin kung nagpa-function siya. Tester muna natin. Ayun. Kung okay yung fuse natin.
Ayan, yun, pumalo, oh. Ayan, pumalo, okay siya. Ito na po, improvise switch. Para hindi siya matanggal dito sa area to, sa area na yan. Ang gagawin natin, ikot natin siya. Kasi masyado naman ma-ano tong wire. Pahaba. Ikot natin siya para hindi sila maputol. Hindi siya mahugot. Ayan, dito sa kabila. Okay naman. Ay, naputol. Naputol. Ayan, ito na. Sige natin, electrical tape. Ito, balutan natin. Ito na, lagyan na natin yung socket ng fuse. Dito yung fuse sa loob. Tuloy natin, masyadong mahaba. Hanggang dito na siguro. Masyado siya mahaba eh. Taping kakainin yung space. So, ito lang. So, nilagyan lang natin siya ng housing. Ito na yung piece natin, oh. Lagay ko dito sa ano, gilid, tapos pinutol natin. So, for, may protection na tayo. So, sinabi ko nga kanina, itong line na to, itong itim, itong line, galing dito sa plug. Ito yung plug. Galing dito sa plug. So, nag-run siya, papunta rito, papunta sa motor, dito, pupunta ang thermal fuse, doon sa diagram. So, babypass natin, papasok tayo dito sa dalawang ito. Pagbaligtad kasi, clockwise, tama, yung counterclockwise, pabaligtad. Kagaya ng clock, clockwise yan. So, dapat ang ikot ng pan natin, clockwise, para may hangin siya. So, bubuksan natin to. Ito, bubuksan natin. Ito, binuksan na natin to. Hanapin natin yung itim. Yung itim nito. Ayan. Yung galing dito sa switch. Bubuksan na natin. Wala siyang ibang kulay kundi itim. Pero ito yung itim, oh. Tutuloy natin. Labas natin siya. Ayan. Ito yung itim. Ayan. Ayan yung itim. Ito puputulin natin. Na nakita na natin siya. Yan, ito na yung itim. Ito yung connect dito sa motor na meron siyang thermal fuse dito sa line. Hanapin natin siya dito sa dalawang yan. Ito yung itim na galing sa switch. Ay, galing pala rito sa plug. Ito siya. Galing dito siya. Yung isa, line 1. So, ito naman, bubusan natin ito. Hanapin natin yan. Malinis siya, oo, hindi ko pa siya nagagalaw, ngayon ko lang ginalaw ito. So, ito yung pangatlong pana na sila, na nabili nila. Maganda siya, may timer. Oo, ito, may timer siya, oo. Timer, ang ganda siya. Kaso, dali masira. Naglami yung may-ari magamit. Para doon sa kuryente, sabi ko, hindi siya. Sabi ko sana sa gumagamit, kaya madali masira. Ito na siya, pinat ko na. Ayan. Ito na, pinag ko na siya. Subukan natin kung anong ikot niya. Kung tama ba yung ikot, kukunin ko ngayon. Pero dagdagan ko nitong wire. Masyadong malayo. Dadagdagan natin yung wire. Itong fuse, siguro dito natin siya ilagay. Ayan. Dito. Instead na dati dito natin ilagay yung part 1 natin muna. Ayan, ito dito natin ilagay para medyo malapit. Itong fuse. Dito natin ilagay. Ito siya. Ito na yung isa. Lagay ko ito sa line.
na itim. Itim din yung color code natin. Tapos itong pula, sa capacitor natin ilagay dito. Subukan natin paandarin kung iikot na siya o tama ikot niya. Yan, nilagay na natin dito. Hindi muna natin siya in-electrical tape, testing lang natin. Harap natin dito. Kung iikot yung motor, kung iikot dito. Hindi na tayo gumalaw rito sa area na yan, ng switch. Dito na lang tayo sa area. Dati gumalaw tayo rito sa yung part 1 dito, naglagay tayo ng fuse. Part 2, pinakita ko rin yung ganito, yung itin ng color code niya pumasok dito sa motor. Yan, sa motor. So, ayan po siya. So, testing po natin kung iikot. Plug natin ang kuryente. Tapos, ito yung switch niya. Ito yung off. Ito yung low. Tingnan natin. Yung, gumana siya. Yung, gumana siya. Low, medium, high. Yan, low. Ito, mikot na po siya, oh. So, ayan, mikot po siya, oh. Oh. Mikot siya. Yan, umiikot, oh. Oh, yan, gumagalaw po siya. Nagro-rotate siya, oh. Oh, yan, oh. You see, oh. Nag-move left and right. So, success po tayo. Low, low, medium. Umiikot din siya. Ay. Ayan po. Success po yung ano natin. Ah, hindi ko na yung ginalaw yung dito sa area na yan. Kasi tinuro ko na sa inyo yung clockwise saka counterclockwise. So, success po yung ginawa natin. Babalik ko na po itong switch para medyo final, ano po tayo, final yung test natin, final na. I-screw na natin yan. Inipix ko na siya, tapos lalagyan ko siya ng electrical tape. So, ang pagkaiba nito, ang fuse natin nandito sa ibabaw ng motor malapit sa may capacitor instead dito sa loob ng switch. Yung ginawa natin ng part 1. So, ito na po siya. Tapos, ilalagay na natin to. Ito, ilalagay na natin pag natapos to. Ito na yung final natin. Ina-skin tape na natin siya. Ito. Ito yung line galing sa plug. Yan, ito. Ito, maliit lang yung ano natin, oh. Ayan, mga electrical ano po yan sa telephone saka internet. Ayan. Ito yung wire galing dito. Tapos yung thermal fuse na binypass natin, yung dito sa area na yan, kumuha tayo dito sa line capacitor para mag-function lang siya. Ayan po. Yung fuse natin for safety. Ayan. So, papacking na po natin siya. Lagyan ko rin siya ng ano. Lalagyan ko rin siya ng langis. Ito. Lalagyan ko rin siya ng langis dito sa area. Ito. Napak na natin siya. O, napak na ha. So, yung pinakapana niya, saka yung house, yung pinakaframe niya. Ito, lalagyan na rin natin to. Para medyo completion tayo. Assembling na to. Kasi tapos na po yung repair natin. Final na to. Final assembly. Tapos testing na po natin to. Yan. Okay na. Yan. Test na po na natin to. Naka-off siya. Opo. Ito yung low. Andan na. Andan na siya. Low. Medium. High. Nakasang high. Okay na po siya.
cut-off natin. So, ito na po siya. Success po tayo. Unang-una, pinakita ko uli yung diagram natin. Ito yung schematic diagram natin. Pasensya na kayo kung medyo hindi maganda pagka-schematic diagram natin. Ang importante, nagkaroon kayo ng idea kung saan yung thermal fuse. So, ito yung motor. Ito yung speed niyang 1, low, medium, high. 1, 2, 3. Ito yung switch. So, specify ko rin yung switch. Ito yung terminal ng line. Para mag-function itong 1, kailangan may alagyan ng kuryente itong 1, itong 2, itong 3, galing sa line 2. Ito namang kapasitor, pero yun yung kapasitor natin, AC po siya, ang kapasitor, kahit baliktad, okay lang. Pero, kailangan ma-identify natin yung line capacitor. Ito yung kapasitor, doon nakakabit yung thermal fuse na nag-busted na. So, gumawa tayo ng, nag-improvise tayo ng fuse, yung glass fuse na pinakita ko. Itong line 1 natin para pumasok ang electric current niya rito, yung kuryente niya rito at mag-function dito sa motor. Ganyan din po itong capacitor kasi starting natin yan. Kung wala yan, hindi gagana pa rin yan kahit buhay itong line 1 natin, saka itong line 2 natin, hindi gagana yung fan. Liban lang kung paikuti mo ng kamay, parang sa aeroplano. Magpumanda yung aeroplano noon, pinaikot muna ng braso natin, ng kamay natin para pang starting. So, umabit na po ng kapasitor para hindi na mahirapan ng tao. So, ganyan po yan. Yan po. Ito na po pinakita ko kasi medyo maintindihan po ninyo kung bakit nagbase yung thermal fuse niya kasi ito yung mga bago. Yan yung mga manufactured ng company. Nagagay nila for safety reason ng motor. Kaso nag-busted. Kasi kung nag-high current siya, nagbabusted na po yan, nasusunog o na magkaroon siya ng no connection. So, useless, hindi nagagana ang motor kung wala po itong line na yan. So, nilagyan ko ng fuse para improvised fuse again po para protection ulit. So, hindi na po tayo magtatagal. Ito yung pangatlong pan natin. Sana nagkaroon po kayo ng idea. Ulit, sa pangatlong itong ginawa ko, ito po'y bago. Apat po. Yung isa initin, bumaba na naman. Bakit baba na naman? So, hindi po naman masabi na yung company gumawa nito, yung medyo, ayun na natin magsalita. Talagang nasira eh. Pangatlo na eh. Pangatlo na ito. So, may pang-apat, wait natin. Importante na ayos po natin. Hindi tayo nag-iwan. Kundi, na-bypass po tayo. Hinahanap po natin yung line papunta sa motor at binamin natin yung line capacitor at taglagay tayo ng fuse. Hindi na po ako magtatagal. Again, si Nonoy, kailangan natin ng